Eh, narinig ko sa iglesia na ang Panginoong Jesus ay ang tanging tunay na Diyos. At anumang Diyos bukod sa Kanya ay huwad. Kung gayon, ano ba ang makapangyarihang Diyos? Oo, sabihin naman ninyo ito sa amin. Sige. Paniniwala sa iglesia na ang Panginoong Jesus ay ang Kristo. Ito ay tama. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at ang tunay na Diyos. Ah. Gumawa ang Diyos ng tatlong yugto ng kanyang gawain ng pagligtas sa bawat kapanahunan. Sa bawat yugto na ginagawa niya, iba't iba lang ang pangalan niya. Sa kapanahunan ng kautosan, ang pangalan niya ay Jehovah. Sa kapanahunan ng biyaya naman ay Panginoong Jesus. Ngayon sa kapanahunan ng kaharian, siya ay ang makapangyarihang Diyos. Ayun pala. Iisa lamang ang Diyos. Ngunit bakit iba't iba ang pangalan niya sa bawat kapanahunan? May malaking misteryo rito. Ngunit hindi natin tatalakayin ito ngayon. Ang dapat nating malaman ay ginawa ng iisang Diyos ang tatlong yugto. Iba-iba man ang pangalan ng Diyos sa bawat yugto, lahat ng kanyang gawain ay ang gawain ng iisang banal na Espiritu. Oo. Sa makatwid, si Jehovah, ang Panginoong Jesus at ang makapangyarihang Diyos ay iisa lang. Oo. Ang Panginoong Jesus ay ang pagpapakita ng Diyos ng Jehovah. Ang makapangyarihang Diyos ay ang pagpapakita ng Panginoong Jesus. Kaya anumang pangalan, ang gamitin ng Diyos yun pa rin, ang Diyos na gumagawa at nagbibigkas sa masalita. Sa kapanahunan ng biyaya na ipropesiya ng Panginoong Jesus na babalik siyang muli sa mga huling araw. Ngayon ay muling nagbalik ang Panginoong Jesus. Siya ang makapangyarihang Diyos. Tama. Maraming hiniyag ang makapangyarihang Diyos at ginawang paghatol sa mga huling araw. Layunin itong dalisayin at baguhin ang mga tao. At iligtas sila mula sa kasalanan nang madala sila sa langit. At wakasan ang madilim at masamang panahong ito. Oh, kaya pala. Oo. Binasa namin ang mga salita na makapangyarihang Diyos at marami kami na pagtanto. Kaya nang kung bakit masama at madilim ang mundo. Bakit napakasama ng mga tao. Bakit nabubuhay ang mga tao sa labis sa pagdurusa at pighati? Ano ang ginagawa ni Satanas para masira ang sangkatauhan? Kung ano ang diwa ng mga negatibong bagay tulad ng social trends at online gaming? Kung bakit nagpapaunlad at nagpapalaganap ng online gaming ang lipunan ito? At ano ang pinsaalang ginawa nito sa mga tao ngayon, lalo na sa kabataan? Tumpak. Ang salita ng makapangyarihang Diyos ang nagbigay ng kaliwanagan. Pakibasa naman sa amin. Sige. Babasahin ko. Okay. Buksan natin ang pahina 1187. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang sangkatauhan ay umunlad sa loob ng 10,000 taon ng kasaysayan. Ngunit ang aking orinal na nilikha ay matagal nang lumubog sa pagkahamak. Hindi na sila kung ano ang aking sadyang ilikha noon. At kaya ang mga tao sa tingin ko ay hindi nakarapat-dapat sa ngalang sangkatauhan. Para silang mga latak ng sangkatauhan, ninakaw ni Satanas. At mga naglalakad na bangkay, na sinaniban ni Satanas at kanyang dinamitan. Hindi man lang naniniwala sa aking pag-iral ang mga tao o tinatanggap ang aking pagdating. Mula sa panahon na unang nagkaroon ng araling panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Doon ang agham at kaalaman ay naging kasangkapan para sa pamumuno ng sangkatauhan. At doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ng Diyos. At walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Ang isang mundo sa puso ng tao na walang lugar para sa Diyos ay madilim, walang laman sa kawalang pag-asa. At kaya lumitaw ang maraming mga panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng teorya ng araling panlipunan. Ang teorya ng ebolusyon ng tao at iba pang mga teorya na sinasalungat ang katotohanan ng nilikha ng Diyos ng tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, yaong naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay naging kakaunti. At yaong naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang talaan ng gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga katang isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos. Sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at humahawak ng dominyon sa lahat ng bagay.
ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang hungkag na mundo na iniintindi lamang ang pagkain, pag-inom at ang paghangad ng kasiyahan. Ang ganda ng pagkabigkas. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao. Tama yun. Salamat si Diyos. Manood tayo ng video ng pagbigkas ng salita. Sige. Ginagamit ni Satanas ang mga panlipunang uso upang paisa-isang akitin ang mga tao sa pugad ng mga demonyo. Sa gayon, ang mga taong naiipit sa panlipunang uso ay walang kaalam-alam na magtataguyod ng pera at material na mga pagnanasa, gayon din magtataguyod ng kasamaan at karahasan. Sa sandaling ang mga bagay na ito ay makapasok sa puso ng tao, ano sa gayon magiging ang tao? Ang tao ay magiging ang demonyong Satanas. Ito ay dahilan sa anong psikolohikal na pagkahilig sa puso ng tao. Ano ang itinataguyod ng tao? Nagsisimulang magustuhan ng tao ang kasamaan at karahasan. Ayaw nila ng kagandahan at kabaitan, kahit ang kapayapaan. Ang mga tao ay hindi handang mamuhay ng simpleng buhay ng normal na pagkatao. Sa halip nais na tamasahin ang mataas na estado at malaking kayamanan, ang magkatuwaan sa mga aliw ng laman, hindi nagtitipid sa pagsisikap upang bigyang kasiyahan ng sarili nilang laman. Na walang mga paghihigpit, walang mga gapos na pipigil sa kanila. Sa ibang salita, magagawa ang anumang naisin nila. Sa gayon, kapag ang tao ay nalubog sa ganitong uri ng mga uso, maaari bang ang kaalaman na kanilang natutunan ay makatulong sa kanila na makalaya? Maaari bang ang tradisyonal na kultura at mga pamahiin na alam nila ay makatulong sa kanila na itapon itong katakot-takot na mahigpit na kalagayan? Maaari bang ang tradisyonal na mga moral at tradisyonal na seremonya na nauunawaan ng tao ay makatulong sa kanila na magsanay ng pagpipigil? Tulad ng ang tatlong klasikong karakter, matutulungan ba nito ang mga tao na hilahing paalis ang kanilang mga paa mula sa kumunoy ng mga usong ito? Sa ganitong paraan, ang tao ay nagiging mas higit na ano? Higit na mas masama, mayabang, mapagmataas, makasarili at malisyoso. Wala nang anumang pagmamahal sa pagitan ng mga tao. Wala nang anumang pagmamahal sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Wala nang anumang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang pantaong mga ugnayan ay napuno ng pandaraya, puno ng karahasan. Bawat iisang tao ay nagnanais gamitin ang pandarayang mga paraan at karahasan upang mabuhay sa gitna ng kanilang kapwa. Sila'y nagsisinungaling, nandadaya at nagiging marahas upang samsamin ang sarili nilang kabuhayan. Nananalo sila sa kanilang mga posisyon at nakakamit ang sarili nilang mga pakinabang gamit ang karahasan. At ginagawa nila ang anumang naisin nila gamit ang marahas at masamang mga paraan. Hindi ba nakakatakot ang ganitong pagkatao? Isa-isa, ang lahat ng mga usong ito ay nagdadala ng isang masamang impluwensya na lagi nang nagpapalubha sa tao, na nagpapababa ng kanilang mga moral at ng kanilang kalidad ng karakter ng masigid pa. Hanggang sa masabi natin na karamihan ng mga tao ngayon ay walang katapatan, walang kabaitan. Niwala din silang anumang konsensya at higit na walang anumang katwiran. Ano kaya ang mga usong ito? Hindi mo nakikita ang mga usong ito ng karaniwang mata lamang. Kapag ang hangin ng isang uso ay umihip, marahil tanging maliit na bilang ng mga tao ang magiging mga tagapagpauso. Nagsisimula sila sa paggawa ng ganitong uri ng bagay, tinatanggap ang ganitong uri ng ideya o ganitong uri ng perspektibo. Ang karamihan ng mga tao, gayunpaman sa gitna ng kanilang kawalang kamalayan, ay patuloy na mahahawaan, magiging bahagi at maaakit ng ganitong uri ng uso. Hanggang sa silang lahat ay walang kaalam-alam at hindi kinukusang tumanggap nito. At lahat ay nakalubog at kontrolado nito. Para sa taong wala sa matinong pangangatawan at isip.
Hindi kailanman alam kung ano ang katotohanan na hindi maaaring makapagsabi ng kaibahan sa pagitan ng positibo at negatibong mga bagay. Ang mga ganitong uri ng uso, isa-isa ay ginagawa silang lahat na tanggapin ng maluwag sa kalooban ng mga ito. Ang mga pananaw, mga pilosopiya sa buhay, at mga kahalagahan na nanggaling kay Satanas. Tinatanggap nila kung ano ang sinasabi sa kanila ni Satanas kung paano pakikitunguhan ng buhay at ang paraang mabuhay na iginawad sa kanila ni Satanas. Wala silang lakas. Niwala silang kakayahan. Lalo na ang kamalayang tumutol. Ang pinakaunang sangkatauhan ay nasa mga kamay ng Diyos. Ngunit dahil sa tukso at katiwalian ni Satanas, ang tao ay nagapos ni Satanas at nahulog sa mga kamay ng masama. Kaya, si Satanas ay naging bagay na tatalunin sa gawain ng pamamahala ng Diyos. Sapagkat ang tao ay inari ni Satanas at dahil ang tao ang produkto sa lahat ng pamamahala ng Diyos, kung ililigtas ang tao, kung gayon ay kailangan siyang agawin sa mga kamay ni Satanas. Ito ay upang sabihin na ang tao ay kailangang mabawi pagkatapos nitong mabihag ni Satanas. Si Satanas ay natalo sa pamamagitan ng mga pagbabago sa lumang disposisyon ng tao na nagpapanumbalik sa kanyang orihinal na pakiramdam. At sa ganitong paraan, ang tao na nabihag ay maaaring maagaw muli sa mga kamay ni Satanas. Kung mapapalaya ang tao sa impluwensya at pagkaalipin ni Satanas, mapapahiya si Satanas. Ang tao sa huli ay mababawi at si Satanas ay magagapi. At dahil ang tao ay napalaya mula sa madilim na impluwensya ni Satanas at ang tao ay magiging samsam sa lahat ng mga labang ito, at si Satanas ay magiging bagay na parurusahan sa oras na matapos ang labanang ito. At pagkatapos nito, ang pagligtas sa sangkatauhan ay makukumpleto na. Anong pakiramdam pagkarinig niyo sa ilan sa mga salita ng makapangyarihang Diyos? Makatotohanan at lubos na malalim ang mga salitang ito. Unang beses naming narinig ang ganito. Tama. Tila wala pang nakapagbigkas ng mga gayong salita. Napakalalim. Oo. Totoo lahat ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Inilalandad nito ang tunay at miserableng mundo ng tao. Oo. Tingnan niyo ang lipunan niyo. May paikipagkapwa pa ba sa mga tao ngayong panahon? May tunay na pag-ibig pa ba? Talagang wala na. Gaano karaming tao ang nagsasabi ng totoo? Gaano karami ang tapat? Puno sila ng kasinungalingan, pandaraya at panlilin lang. Pinag-uusapan pa ba ang pagiging makatao at moralidad? Hindi na. Di na pinahahalagahan ang pagkakaroon ng konsensya. May mga nagtatanong pa nga, magkano ang pagkakaroon ng konsensya? Tama. Nag-aagawan ng lahat para sa yaman, nag-aaway-away at nagpapatayan. Totoo ang kasabihang, puno ng panganib ang kalupaan at mapanlin lang ang puso ng tao. Oo. Sang-ayon ba kayo na ang pamumuhay sa mundong ito ay nakakapagod at puno ng pagdurusa? Puno talaga ng pagdurusa. At nakakapagod. Sa lipunan natin ngayon, ang paikitungo sa mga tao ay puno ng panganib. Kung minsan hindi ka maingat, hindi mo alam kung sino ang masasaktan mo sa pagsabi ng katotohanan. Maaari itong humantong sa mga kapahamakan. Halimbawa, kung iniulat ng mga reporter ang aktual na sitwasyon, ako saan sila ng pagbebenta ng mga lihim? Maraming mga reporter ang ikinulong dahil nagsabi ng katotohanan. Ang ilan nga ay pinatay pa dahil dito. Ang ilang biktima humingi ng tulong sa mga opisyal, ngunit nabugbog lang o napatay. Ang mga tahimik na nagpaprotesta, kinasuhan ng krimen laban sa gobyerno. Ang mga oposisyong nagbibigay ng mungkay sa Central Committee ay kinasuhan nila ng pagre-rebelde. Ang mga dumadalo sa kongregasyong Kristiyano, kinasuhan ng paggambala sa kaayusan. Totoo iyan. Napakaraming Kristiyano ang binantayan, dinukot at inaresto nang dahil sa kanilang paniniwala at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang ilang nahuli ay ikinulong at isinailalim sa pagpapahirap hanggang sa malumpo o mamatay. Oo. Lalo na sa mga opisyal. Puro kasakiman at korupsyon. Puno ang burokrasya ng mga panganib na mahirap labanan. Sa lahat ng antas sa mga opisyal, palihim nilang sinisira ang bawat isa. Hindi maaaring umiral ng sabayan dalawa. Ang mga ordinaryong tao, wala silang kapangyarihan.
upang mabuhay at makaiwas sa problema, gumagawa sila ng pabor, ngunit na pagsasamantalahan sa uli. Napakahirap ng buhay nila. Tama yun. Sa lipunang ito, walang paraan para mabuhay ang mga ordinaryong tao. Mm. Tumpak, masyadong naging madilim at masama ang mundong ito. Ngunit wala nakakakita sa pinagmula ng kadiliman at kasamaan. Kaya natin alam dahil nabasa natin sa mga salita ng Diyos. Dumidilim ang mundong ito. Mas nagiging tiwali ang moralidad. Ito ang resulta na kapangyarihan ni Satanas. At ginagawang tiwali ang sangkatauhan. Tama. Sa libu-libong taon, patuloy na ginagamit ni Satanas ang mga maling turo at kaisipan tulad ng ateismo, evolusyon at materialismo upang linlangin, sirain at lasunin ang sangkatauhan at ipahamak ang mga tao sa kanser ng ateismo mula sa napakamurang edad. Ang maling kaisipan at panluloko ng mga diablo ay naging popular na karunungan at prinsipyo ng kaligtasan. Kaya nalaso ng isip ng maraming henerasyon. Tama. Bilang halimbawa, sinisira ng langit ang di magsilbi sa sarili. Ang may talino, namamahala sa may lakas. Namamatay ang tao para sa pera. Pinapaikot ng pera ang mundo. Ang tunay na lalaki ay dapat may kamandag. Pati na rin, ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang kamay. Kayang baguhin ang kaalaman ng iyong kapalaran. Ang pagiging isang scholar ay pangunguna sa lipunan. Kayang labanan ng tao ang langit at lupa. Lubos na walang Diyos ang mundong ito. At di kailanman nagkaroon ng tagapagligtas at iba pa. Itong mga kamalian at kasinungalingan ni Satanas ay sinira at nilaso ng sangkatauhan. Yung mga pilosopiya, lohika at prinsipyo ni Satanas ay naitanim ng malalim sa puso ng mga tao. Ang nagdulot sa kanilang maging mapagmataas, baluktot at tuso, maging taksil at makapatay. Ginamit din ni Satanas ang agham, kaalaman, katanyagan, kapalaran at posisyon upang malinlang at masira ang tao. Ginamit lahat ng teknolohikang paraan at laro sa internet upang lasunin ang tao. Ginamit sa mga laro ang pornografiya, karahasan, taktika, panlilinlang, pera, kalakalan at iba pa para mabihag ang mga tao. Humantong ito sa mas malaki at mas malawak na ambisyon at hangarin ng sangkatauhan. Kaya namumuhay ang tao sa estadong di pantao. Oo. Labis na sinira ni Satanas sa mga tao. Sa puntong tinanggihan nilang lahat ang Diyos, naging kaaway ang trato sa kanya at ipinako nila siya sa krus. Dahil dito nasaktan nila ang disposisyon ng Diyos at sila'y sinumpa. Nagdulot ito ng mas matinding sakuna sa mundo ng tao at ganap na nawala ang pagpapala ng Diyos. Resulta ito lahat ng pagsira ni Satanas sa sangkatauhan. Siyang tunay. Dumating na ang Diyos para iligtas ang lahat. Inihayag niya ang katotohanan ng pagdalisay at pagligtas sa sangkatauhan. Kung araw-araw nating tatanggapin ang salita ng Diyos, mauunawaan natin ang maraming katotohanan. Makikita natin ang mga lansin ni Satanas. Kung magtitiwala tayo mamumuhay alinsunod sa Diyos, makakalaya tayo mula sa pagpapahirap ni Satanas. Magagawa nating tumungtong sa tamang landas at pagpalain ng Diyos. Yun nga talaga. Kundi dahil sa pagliligtas ng Diyos, mamumuhay tayo sa pilosopiya ni Satanas. Sa gayoy, di rin tayo tunay na tao. Ako halimbawa, noong di pa ako naniniwala sa Diyos, dahil nagbasa ako ng ilang libro at natuto ng ilang kaalaman, ay naging mayabang ako at inisip kong mas malakas ako kaysa sa iba. Kahit na nakita ko na ang madilim at nakakatakot ang mundo, nakikihalubilo lang ang tao sa iba para makinabang, wala nang tunay na pagmamahal. Namumuhay ako batay sa pilosopiya ni Satanas, naisip ko may pakinabang ito. Di ko napapansing, nagiging mapanlinlang na ako at mas ipokrita. Ito ang mga bunga ng paninira ni Satanas. Nang mabasa ko ang salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko kung ano ang katotohanan at kung ano ang buhay. Dati-rati, akala ko kayang baguhin ang kaalaman ng kapalaran ng tao. Ngayong naiisip ko ito, nagkamali ako. Napakaraming kaalaman ng sangkatauhan ang galing sa paninira at laso ni Satanas. Tulad ng materialismo, ateismo, evolusyon, at iba pa. Itong kaalamang puno ng laso ni Satanas, habang mas maraming tao ang tumatanggap nito, lumalalim ang paninira ni Satanas. Mas mahirapan silang tanggapin ang katotohanan at lumalaki ang kanilang pananagutan sa Diyos. Ngayon ko lang nakita ng malinaw na may isang paraan lang sa paglutas ng katiwalian ng sangkatauhan. Pagtanggap sa gawain ng Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at pagpapahayag sa katotohanan. Sa oras na maunawaan ng tao ang katotohanan, saka lang nila maiintindihan ang salita ng Diyos at makikita ito ayon sa katotohanan. Saka lang sila makakalaya sa disposisyon ni Satanas
at magagawang alisin ng lubos ang kasamaang hatid niya. Ang mga taong tulad nito ang maaaring magdalisay at maligtas ng Diyos. Ang pagbabasa niyo sa salita ng makapangyarihang Diyos ang nagpaunawa sa inyo. Nailigtas niyo ang sarili niyo sa pasakit. Napakaganda nito. Kung mapapaniwala namin sa Diyos ang aming anak, pag naunawaan niya ito makakalaya siya sa adiksyon. Magkakaroon na rin siya ng direksyon sa buhay. Dahil doon, hindi na kami mag-aalalang masira siya. Ay, hindi kami nagkamaling imbitahan kayo na ibahagi ito. Salamat sa Diyos. Pagkatapos pakinggan ng mga pagbigkas ng makapangyarihang Diyos, naramdaman kong may pag-asang makalaya si Xingguang. Salamat sa Diyos. Dati-rati, napapaisip ako, bakit di makalaya ang mga kabataan sa gaming? Bakit mas nagiging tiwali ang mundong ito? Bakit mas lumalala ang henerasyon ngayon? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Para makakuha ng sagot, nagbasa ako ng maraming sikat na libro tungkol sa mga problema ng lipunan. Naghanap din ako sa internet ng mga leksyon ng eksperto tungkol sa mga problema ng lipunan. Pero walang nakapagsabi ng malinaw kung anong ugat ng mga problema. Oo. Nang marinig ko ang salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko na ito ay dulot ng mga paninira ng Diablong si Satanas. Ang tanging paraan para maunawaan ang katotohanan ay ang maniwala sa Diyos. Ganun lang natin makikita ang pagsira ni Satanas at pakalaya sa pagkupahirap niya. Totoo.